Like Radio News FM Station sa buong bansa. Kasama ang DZME Reporters at Like Radio News FM Correspondents Nationwide. Network Balita Alas 7. Mga naglalakihang balita sa loob at labas ng bansa. Business, sports, and entertainment news. Ihahatid, ipababatid sa Network Balita Alas 7. Sa ating headlines, tensyon, Pangulong Bongbong Marcos Jr. nakalikom ng $22 billion na investment pledges sa tatlong araw nitong state visit sa China. Tensyon sa West Philippine Sea, inaasang huhupa matapos ang paikipagpulong ni Pangulong Bongbong Marcos kay Chinese President Xi Jinping. Pangulo ng China, iniimbitahan ding bumisita sa Pilipinas. Suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag, sinampahan ng kasong murder at grave misconduct. Si Justice Secretary Boyeng Remulla, kaugnay sa Percy Lapid killing. LTFRB nagbukas ng anim na bagong ruta para sa bus, mga buses sa Metro Manila at mga kalapit probinsya. Pasok sa paaralan, suspindido pa rin sa ilang lugar na bansa dahil sa masamang lagay ng panahon. Balita sa Ibayong Dagat, Prince Harry ng United Kingdom inakusahan ng pananakit ang kapatid na si Prince William. Sa balitang kalakalan, internet connection sa bansa bumilis noong Disyembre ayon sa Ookla speed test. Sa balitang sports, Bay Area players na si Miles Powell at Hayden Blankley pinagmulta ng PBA dahil sa pagkwestiyon sa pag-officiate ng natalong laban sa Ginebra. Sa ating balitang kalusugan, sa yote, natuklasang nakapagpapababa daw ng kolesterol. Kung bakit, mamaya ating malalaman. At sa showbiz balita naman, Itchy Worms at Rocks Steady magsasama sa concert sa January 20. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga, Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Friday na. January 6, 2022. Muli, narito ang mga balitang tampok sa ating DZME 1530 Network Balita sa Umaga. Ang mga balita natin ngayon ay sabay-sabay na rin napapanood at napapakinggan sa lahat ng himpilan ng Capitol Broadcasting Center. Sa pangunguna ng carrier station, ang DZME 1530 sa Mega Manila. Kagapay na natin ngayon ang Bicolandia, ang DW City 1557 Radyo Uno Legazpi. Sa Mindanao, DXBC 99.1 Radyo Gugmag FM sa Tandag City, Surigao del Sur. 98.1 Like Radio News FM sa Bayugan City, Agusan del Sur. 98.5 Like Radio News FM, Bislig City. Sa Visayas, 106.1 Like Radio News FM, Maasin City, Southern Leyte. 102.1 Like Radio News FM sa San Carlos City, Negros, Occidental. 90.1 Like Radio News FM, Katarman, Northern Samar. 90.5 Like Radio News FM, Dumaguete City. 94.5 Like Radio News FM, Ginhulgan City. At ang 104.7 Like Radio News FM sa Baay City, Negros, Oriental. Worldwide na rin tayong napapanood at papakinggan sa ating mga balita sa pamagitan ng DZME Streaming, DZME Facebook Live at DZME YouTube. Ngayon sa detalye ng ating managlalakihang balita.
22 bilyong dolyar na halaga ng investment pledges ang naiuwi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mula sa tatlong araw nitong state visit sa China. Sa huling araw ng kanyang pagbisita kahapon, dumalo ang punong ehekutibo sa roundtable meetings kasama ang Chinese business leaders and investors upang hikayatin ang mga ito na maglagak ng negosyo sa Pilipinas. Ipinaliwanag ng punong ehekutibo na ilan sa mga investments ay ang ay nagsimula na ng kanilang konstruksyon at nagbukas na ng kanilang mga opisina sa Pilipinas. Ayon sa Pangulong Marcos, ang investment pledges ay kinabibilangan ng new areas gaya ng production of minerals, battery, electronic at electronic vehicles. Aniya, kailangan na ang mga ganitong klase ng investments dahil sa sinusulong na green economy para sa tinatahak na global economy. Hindi pa matukoy ng Pangulo ang eksaktong bilang ng mga trabahong maaaring likain na mga naturang investments. Maikli, subalit produktibo. Ganyan inilarawan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang state visit sa China, kasabay ng pagsasabing nagawa niyang lahat ng kinakailangan gawin at natalakay ang usaping politikal sa leader ng China. Ipinahayag ng Pangulo na bagamat kung tutusin ay isa at kalahating araw lamang ang kanyang pagbisita ay napag-usapan naman ang lahat ng issue na nais niyang talakayin. Idinagdag pa ng Pangulong Marcos na nakatitiyak siyang hindi ito ang huling pagbisita sa China. Dumating sa Beijing ang Pangulong Marcos at ang kanyang buong delegasyon noong Martes ng gabi at nakabalik ng Pilipinas kahapon ng hapon. Samantala, umaasa si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na huhupa ng tensyon sa West Philippine Sea matapos ang kanyang 3-day state visit sa China. Ayon sa Pangulo, nangyari ang mga pangaharas sa mga mayingistang Pinoy at Philippine Coast Guard dahil sa kawalan ng komunikasyon. Kaugnay niyan sa kanyang pagpulong kay Chinese President Xi Jinping, iminungkahin nito ang pagpapalakas ng bilateral team na tumatalakay sa territorial dispute. Sinabi ng Pangulo na intensyon nitong maiwasan ang iba't ibang uri ng insidente sa karagatan, lalo na ang pagkakaroon ng magkakaibang incident report sa panig ng Pilipinas at China. Samantala, sinabi naman ng Malacanang na ideya mismo ng Pangulong Marcos ang pagtatatag ng direktang linya ng komunikasyon upang maiwasan na nga ang hindi pagkakaunawaan sa mga usapin sa West Philippine Sea. Matatandang nangako rin ng Chinese President na hahanap ito ng solusyon para sa malayang pangingisda sa naturang fishing grounds. Alas 7:16 ng umaga. Inimbitahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Chinese President Xi Jinping na bumisita rin sa Pilipinas. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa panayam ng Philippine Media Delegations bago umuwi ng bansa kahapon. Sa kanyang state visit sa China, nagkaroon ng bilateral meeting ang Pangulo kay Xi sa Great Hall of the People kung saan bahagi ng kanilang mga napag-usapan ay sumentro sa West Philippine Sea. Samantala, sinamantala din ng Pangulo ang pagkakataon upang maipabatid ang kalagayan ng mga mangingisda sa rehiyon na umano'y hinaharas ng Chinese Coast Guard. Tinalakay din ng dalawang leader ang kaugnayan sa negosasyon sa joint and gas exploration sa rehiyon. Tuloy pa rin tayo, alas 7:17 ng umaga. Network Balita alas 7 Nationwide. Bibisita naman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Japan sa buwan ng Pebrero. Ayon sa Pangulo, inimbitahan siya ni Chinese Premier o Prime Minister Fumio Kishida nang magpulong sila sa sidelines ng United Nations General Assembly sa New York noong nakaraang Setyembre. Sinabi ng Pangulong Marcos na magtutungo nga siya sa Japan pagkatapos niyang dumalo sa Economic Forum sa Davos, Switzerland ngayong buwan ng Enero. Sa pagtaya ng punong ehekutibo, posibleng sa ikalawang linggo na ng buwan ng Pebrero siya makabiyahe patungong Japan.
Dagdag pa ng Pangulo, si Sentro sa Economic Security ang magiging agenda ng kanyang pagbisita sa bansang Japan. Sa iba nating balita, sinampahan ni Suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag ng kasong murder at grave misconduct si Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla. Sa kanyang inihayang reklamo sa Office of the Ombudsman, inakusahan ni Bantag si Remulla na siyang totoong mastermind sa pagpaslang sa mamahayag na si Percy Lapid. Iginiit ni Bantag na si Remulla ang merong motibo para patayin si Lapid dahil binanata nito ng broadcaster bago na italaga bilang kalihim ng Department of Justice. Ayon sa Suspended Bureau of Corrections Chief, July 2020 nang batikusin on air ni Lapid si Remulla at noong September 29, 2022, apat na araw bago ang pagpaslang sa broadcaster, ay muli nitong binanata ng kalihim sa kanyang Lapid Fire Program. Tinawag umano ni Lapid si Remulla na taong sisira sa imahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dapat itong malaman ng punong ehekutibo. Idinagdag pa ni Bantag na batay sa extrajudicial confession ng self-confessed gunman na si Joel Escorial, nagtago ito sa Bacoor o Bacoor Cavite na baluarte ni Remulla. Inakusahan din ito ang DOJ chief na nasa likod ng pagpaslang sa Bucor inmate na si Jun Villamor na umano'y middleman sa planong pagpatay kay Percy Lapid. Alas 7:20 na ng umaga, Suspended Bucor Chief Bantag tinawag na desperado ni Justice Secretary Boying Remulla kasunod ng sinampang reklamo laban sa kanya sa Office of the Ombudsman. Si Felix Laban, may balita. Nag-ahi ng reklamo sa Office of the Ombudsman si suspendidong Bucor Chief Director Gerald Bantag laban naman kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla at sa kasalukuyang pinuno ng Bucor na si Gregorio Katapang Jr. na may kaugnayan pa rin sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid at sa 15 pahinang inihain ni Gerald Bantag sa Ombudsman. Iginit nito laban kay Remulla at Katapang ang kasong murder for violation of Section 3 RA 3019 libel grave misconduct conduct pa prejudicial to the best interest of the service of conduct in becoming of public official. Itibandal si Remulla daw nasa likod ng pagpatay kay Percy Lapid at sa middleman na sa bilibid na si Jun Villamora. Idinagdag pa ni Bantag na pagpapalipat din ni Katapang ng inmate mula sa bilibid patong MCI ay patunay na pakikipagsabuatan din ni SOJ kaya Remulla, kabilang pa ang panawagan ni Suspended Bucor Chief Director Gerald Bantag na agad maglabas ng mag-issue ng preventive suspension laban sa mga napanggit na opisyal, kabilang na ang pagsasagawa ng masusing investigasyon tungkol sa pagpatay kay Lapid at Villamora. Bukod pa yan kay Remulla at Katapang, dawit din sa reklamo ang inmate na si Herman Agoho na may di umano'y tumanggap ng utos galing naman kay Remulla para magkain o maghanap ng pwedeng pumatay kay Lapid, kabilang na sa sangkot sina Alpi Ripondo, Alvin Galicia, Alvin Labrat, Mario Alvarez. Pero inauna ng sinabi ng kalihim na DOJ na Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na desperado na nga itong Suspended Bucor Chief Director Gerald Bantag. Kaya naman itong gumagawa ng mga desperadong hakbangin laban sa kanya at kay Katapang. Sa ambos interview, sinabi ni Remulla kahapon, binanggit ng kalihim na di niya alam kung anong legal theory ng ginagawang pagkilos ng ito ni Bantag. Dagdag pa ng kalihim na kahit ano pang gawin ng Suspended Bucor na si Bantag, hindi daw magbabago ang sitwasyon at ipagpapatuloy pa rin ito ang kaso laban sa kanya. Git pa ni Remulla na trabaho lang nila ang papanagutin ng taong may mga pagkakasala at ang DOJ ang siya namang inatasan o presa secretarial arm ng gobyerno para gawin naman ito ng walang iba pa. Sa ngayon, wala pang inilalabas sa komento. Ito nga namang si Bucor Katapang naman hinggil sa reklamo o pagkakadawit laban naman sa kanya. Para sa Network Balita, alas 7, ako si Felix Laban ng DCM 15 na sa kanan ng impilang. May paninindigan. Network Balita, alas 7, nationwide. Sa iba nating balita, pinahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dapat mo nang mapakinggan ang panig ni former Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian. Pahayag ito ng Pangulo nang tanungin kung ano ang kanyang plano sa dating Agriculture Undersecretary matapos itong mabsuelto sa sugar importation controversy. Naniniwala ang punong ehekutibo na procedural mistake lamang ang nangyari sa napornadang sugar order number 4 na nagpahintulot sa pag-aangkat ng 300,000 metric tons ng asukal. Matatandang sa 10 pahinang desisyon ng Office of the President
absuelto sa pananagutan sina Sebastian, dating Sugar Regulatory Administrator Hermine Hildo Sirapica, dating SRA Board Member Ronaldo Beltran, at dating SRA Board Member Aurelio Gerardo Valderrama Jr. Sinabi ng palasyo ng Sugar Order Number 4 ay ginawa din sunod sa in good faith. Inarang ang pag-aangkat ng 300,000 metriko toneladang asukal dahil wala itong approval ni Pangulong Ferdinand Marcos na siya ring tumatay yung Agriculture Secretary. Senate report sa sugar fiasco, hindi apektado sa pag-absuelto ng Malacanang sa apat na opisyal ng SRA. May ulat si Dang Garcia. Magbabago ang kanilang mga rekomendasyon sa ugnay sa Sugar Order Number 4 fiasco sa kabila na naging desisyon ng Office of the President sa apat na dating opisyal ng Sugar Regulatory Administration. Ipinaliwanag ni Tolentino na independent proceedings ang Senate investigation, internal probe ng Office of the President at maging ang investigasyon ng Ombudsman. Bagamat nire-respeto ng senador ang desisyon ng palasyo, sinabi nito na magkaiba ang proseso ng Senado at Office of the President sa pagsisiyasat. Samantalang welcome naman para kay Senate Minority Leader Coco Pimentel ang desisyon ng Malacanang na kahalintulad anya ng kanilang stand sa issue. Sinabi ni Pimentel na dahil sa desisyon ng Malacanang, may pagkakataon na ang apat na dating opisyal na linisin ang kanilang mga pangalan kaugnay sa sugar fiasco. Para sa Network Balita, alas 7, ako si Dang Samson Garcia ng DZME 1530 o nasa kanan ng Himpilang, may paninindigan. Balita alas 7 nationwide. Dismayado naman si Senador JB Ejercito sa kabila ng buong suporta ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa Civil Aviation Authority of the Philippines, o KAAP, at sa Department of Transportation na nagkaroon ng problema ang kanilang air traffic management system. Ayon kay Ejercito, walang puwang sa air traffic management ang anumang aberya dahil buhay ng mga pasahero ang nakasalalay dito, kasama na rin ang national security. Nagtataka ang senador kung bakit maging ang backup system ng ATMS ay pumalya at nagkaberya noong Enero 1. Sinabi ni Senator Ejercito na ito ang pangunahing nilang tututukan sa isasagawang pagdinig sa Enero 12 at kung sino ang dapat na managot sa pangyayari. Muling iginiit ang mambabata sa dalawang posibilidad ang kanyang nakikita sa insidente, kabilang dyan ang posibleng pananabotahe o kaya ay kapalpakan. Isa si Ejercito sa limang senador na naghain ng resolusyon para imbestigahan ang aberya sa NAIA sa unang araw ng taon upang matiyak na hindi na ito mauulit pa. KAAP, pabor sa isinusulong na paghiwalay na ang regulatory at commercial functions nito. May ulat si Tony Hildo. Pabor ang Civil Aviation Authority of the Philippines, o KAAP, sa isinusulong na kailangan na paghiwalay na ang regulatory at commercial function ng ahensya. May paugnayan pa rito sa investigasyon sa technical breach dahil sa sabay na ginagampanan ng KAAP ang commercial at regulatory function nito, kung saan handa pa rin ang naturang ahensya sa isasagawang public hearing kaugnay sa aberya ng air traffic system. Ayon kay KAAP spokesperson Eric Apolonio, may third party na magpapalibid sa resulta ng investigasyon upang tiyakin na ang isinasagawang investigasyon ay magiging patas. Tiniyak din ng KAAP na handa na sila nga humarap sa Senado at sa iba pang investigating body kaugnay sa naganap na aberya sa NAIA at iba pang mga paliparan sa bansa noong Enero 1, 2023 na nakakapekto sa libo-libong mga pasahero. Asahanaan niya na sa mga susunod na araw ay lalabas na ang resulta ng investigasyon kung sino ang dapat managot sa naturang issue. Para sa Network Balita, alas 7 ako, si Tumihildo ng DZMA 1530 sa kanan ng Himpilang. May paninibigan. Tuloy pa rin tayo, 7:28 in the morning. Mistulang hinamon ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel ang gobyerno na patunayang may meron itong budget surplus para itatag ang Maharlika Investment Fund. Ayon kay Senator Pimentel, kung may sobrang budget ang pamahalaan, gamitin na lamang ito bilang kompensasyon o kabayaran sa may 60,000 pasayarong naapektuhan ng system glitch sa air traffic management system ng NAIA. Gayunman, dapat niyang magtakda ang gobyerno ng KAAP
sa ibibigay na kompensasyon sa mga pasahero. Kasabay nito ay nanindigan si Pimentel na dapat magkaroon ng umayrong managot sa pangyayari kasabay ng pasaring na dapat pairalin din ang courtesy resignation sa CAAP o kaya ay sa DOTR. Malinawan niya na mayroong kapabayaan o kung hindi man ay pananabutahe kaya't nagkaroon ng aberya sa paliparan. Nagbukas ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng 6 na bagong ruta para sa public utility buses na sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Sa Memorandum Circular Number 2022-083, inaprubahan ang pagbubukas ng Antipolo McKinley Hill via FBR Road C5. Antipolo McKinley Hills via C6 at McKinley Hills Southwoods Mall Transport Terminal. Binuksan din ang rutang Ayala Southwoods Mall Transport Terminal, Alabang Naik via Governor's Drive at ang Cubao Dasmariñas via Governor's Drive. Sinabi ni LTFRB Technical Division Head Joel Bulano na napagpasyahang buksan ang mga bagong ruta matapos ang masusing monitoring at ground validation kung saan nakita ang tumataas na passenger demand. Kasabay niyan, humingi ng pangunawang LTFRB sa riding public at sinabing patuloy nilang pinag-aaralan ang posibleng pagbubukas ng iba pang ruta para sa mga pampublikong transportasyon. Sa ibang balita, umakyat na sa 459 new COVID-19 cases ang naitala sa Pilipinas kahapon mula sa dating 326 noong Miyerkules. Sa kabila naman ng pagtaas ng mga bagong kaso, bahagya namang bumaba sa 11,776 ang active cases mula sa dating 11,786 noong Miyerkules. Sa pinakahuling datos ng Department of Health, lumobo na sa 4,065,910 ang nationwide caseload. Nangunguna pa rin ang Metro Manila sa may pinakamataas na kaso sa nakalipas na dalawang linggo na nakapagtala ng 2,519 infections. Sumusunod pa rin ang Calabarzon sa 1,211. Pangatlo ang Central Luzon sa 581. Pumapang-apat ang Western Visayas na may 341. Habang pumapang-lima ang Cagayan Valley na may 270. Samantala, umabot na sa 3,988,860 ang total recoveries habang ang death toll naman ay umakyat na sa 65,451. Makaraang madagdagan nito ng 6 pang pasyente na namatay dahil sa COVID-19. Network Balita Alas 7 Nationwide. 144 na karagdagang kaso ng Omicron subvariant ang naitala ng Department of Health batay sa resulta ng pinakahuling sequencing. Mula sa 165 samples na isinalang sa sequencing ng UP Philippine Genome Center at Research Institute for Tropical Medicine o RITM mula December 27, 2022 hanggang January 2, 2023, 81 ang classified bilang Omicron BA.2.3.20. Sinundan nito ng XBB na may 43 cases, BA.5 na may 7 kaso at ang tig-isa naman ang BA.2.75 at XBC. Sinabi ng DOH na 11 kaso ng iba pang Omicron subvariants ang na-detect. Lahat ng additional BA.2.3.20 cases ay local. Gayun din ang kadedetect pa lamang na kaso ng BN.1 na iniulat na sa ilalim ng BA.2.75. Gayun din ang BA.5 at ang XBB at XBX cases o XBC cases. Ipinahayag ng Health Department na wala pang nadidetect na kaso ng highly contagious na Omicron subvariant XBB.1.5 sa bansa. Magiging maulan ang weekend sa malaking bahagi ng bansa dahil sa low pressure area o LPA, shear line at northeast monsoon o hanging amihan. Sa update ng pag-asa, huling namataan ng LPA sa layong 530 kilometers kanluran ng Coron, Palawan, 130 kilometer east-northeast ng Pagasa Island. Malabo pa rin maging bagyo ang LPA sa susunod na 24 oras. Ngayon man, makakaranas pa rin ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan ng Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Dinagat Islands.
Surigao del Norte dahil sa epekto pa rin ng shear line at amihan. Mahina sa hanggang sa katamtamang pagulan ang mararanasan din sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Nueva Ecija, Bulacan, nalalabing bahagi ng Calabarzon, Mimaropa, nalalabing bahagi ng Visayas at Caraga. Pinag-iingat ang mga residente sa posibleng pagbaha at landslides. Suspendido pa rin ang klase sa ilang lugar ngayong araw na ito ng Friday, Enero 6. Dahil sa masamang lagay ng panahon, bunsod ng low pressure area, shear line at northeast monsoon. Kansilado ang klase all levels, public and private, sa Siniluan at Paete, Laguna. Gayun din ang Brooks Point sa Palawan. Wala ring pasok sa preschool hanggang senior high school sa Santa Maria, Bulacan at elementary hanggang senior high school sa Calambal City, Laguna. Samantala, dahil sa walang tigil na pag-ulan, binahan ang siyam na barangay sa Brooks Point sa Palawan, habang isang landslide rin ang napaulat sa Nueva Vizcaya, Ipugao Mountain Province sa Boundary. Binaha rin ang ilang bahagi ng San Roque at San Isidro sa Northern Samar, habang may mga naitala ring landslide sa Salcedo at Borongan City sa Eastern Samar. Network Balita Alas 7 Nationwide. Puntahan na po natin ang balita sa ibayong dagat. Balitang ibayong dagat. Sa ating foreign news, inakusahan ng pananakit ni Prince Harry ng United Kingdom ang mismong kapatid dito na si Prince William. Sa report ng The Guardian, sinasabing ibinunyag ito ni Harry sa kanyang bagong libro na pinamagatang Spare, na nakatakda pa lamang ilabas ngayong buwan. Nangyari umano ang pananakit sa kusina ng kanilang bahay sa London, kung saan tinawag ni William ang asawa na si Harry o ang asawa ni Harry na si Meghan Markle bilang difficult, rude at abrasive na walang pakialam sa nararamdaman ng iba. Kasunod nito ay kinwelyuhan di umano. Hinila ang kwintas at pinagbagsakan ni Williams ang kanyang kapatid. Mababatid na walang kontrobersyal o naging kontrobersyal ang pagpasok ni Meghan sa royal family dahil sa natanggap na racist comments, bunga ng pagiging isang black woman. Sa ating balitang kalakalan. Balitang kalakalan. Muling bumilis ang internet connection sa Pilipinas noong buwan ng December 2022. Talaga ha? Sa UCLA Speed Test Global Index Report, tumaas ng 25.12 megabytes per second ang mobile median speed na 4.49% na mas mataas sa 24.04 Mbps noong buwan ng Nobyembre. Bumilis din ng 87.13 Mbps ang fixed broadband median download speed mula sa dating 81.42 Mbps na sinundan nitong buwan. Welcome naman sa National Telecommunications Commission ang improvements sa internet speed sa bansa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Itinuturo pa rin dahilan ng pag-angat ng internet service ay ang pagpapabilis sa pag-i-issue ng permit ng mga LGUs para sa pagtatayo ng telco towers. Balitang sport. Sa daigdig ng palakasan, pinagmulta ng Philippine Basketball Association League Management ang players ng guest team na Bay Area Dragons na naglabas ng mahinaing sa social media kaugnay ng sinasabing hindi patas na officiating sa kanilang championship series match laban sa Barangay Ginebra sa PBA Commissioner's Cup. Ayon kay PBA Commissioner Willie Marshall, pinatawa ng 100,000 pesos na multa si injured Bay Area import Miles Powell at 75,000 pesos naman kay Hayden Blankley. Matatandang kahapon, ipinatawag ng PBA ang dalawang dayuhang manlalaro para pagpaliwanagin sa kanilang mga hinaing. Sa binurang post ni Blankley, matapos ang Game 3 noong Miyerkules na ipinapanalo ng Ginebra, sinabi nito na obvious o halata naman na malinaw na luto o niluto ang laban. Sa kanyang tweet naman, kinwestiyon ni Powell ang 28 fouls
na itinawag laban sa kanila kumpara sa 12 foul slam ang Ginebra. Lamang na ang Ginebra sa serya 2-1 at muli silang magtatapata ng Bay Area para sa Game 4 mamayang hapon. Na. Ngayon naman sa ating balitang... Balitang kalusugan. Sa health news, kabilang ang sa mabibiling murang gulay sa pamilihan ay ang sayote. Subalit hindi lamang ito ang dapat na dahilan kumba sa pagbili ng sayote, kundi nakakatulong din ito sa pagbawas ng level ng kolesterol sa ating katawan. Ang sayote, ayon sa pag-aaral, ay napagkukunan din ng isang uri ng soluble fiber na pectin. Sa pag-aaral, lumabas na may kakayahan ng pectin na mapababa ang LDL o ang bad cholesterol levels. Para makuha ang benepisyo ng sayote, iminungkahi na isama sa inyong soup recipe, igisa at gawin itong side dish. Show. Ngayon naman sa ating balitang artista. Magkakaroon ng concert ang dalawang OPM bands na Itchy Worms at Rocksteady. Sa Instagram, ibinahagi ni Itchy Worm guitarist at lead vocalist na si Jugs. Jugs ba ang pronunciation nito? Ha? Jugs Hugueta. Ang poster ng kanilang concert na may titulong Musiko Timeless Pinoy Bands. Gaganapin ito sa Newport Performing Arts Theater sa January 20, alas 7:30 ng gabi. Maliban kay Jugs, ang Itchy Worms ay binubuo nina Jazz Nicolas, Kevin Yu at China Singson, kung saan pinasikat nila mga awiting Akin Ka Na Lang, Beer, Kabataang Pinoy at Gusto Ko Lamang Sa Buhay. Binubuo naman ang Itchy Worm, or rather Rocksteady, nina Teddy Corpus, Christian Sindico, Juben Pelingon at Jeff Cuculio. Kung saan kabilang naman sa mga pinasikat nilang awitin ay ang Leslie, Superhero, Deadma at Buikulot. Mababatid na magkasama na rin sina Jugs at Teddy bilang host sa noontime show na It's Showtime. Network Balita ala Chef Nationwide. 7:41, bilis ng oras. Acknowledge lamang kita, mga nanonood sa atin, mga suki po natin, ha? Oh, ano ito? Bakit ang dami? Levi Bautista, ma'am, ng Cavite, good morning sa iyo. Engineer Ariel Contreras ng Batangas, pare, magandang umaga sa iyo. Leti Buesa ng Santa Ilocos Sur, good morning po. Lilia Santiago and Lolo Bandoy ng Caloocan City, good morning din po. Miss Susan Figueroa Samson ng Manila, good morning ma'am. Rachel De La Cruz, magandang umaga rin po sa inyo. Happy weekend, ang bati sa atin ni Ma'am Levi Bautista. Si Elizabeth Calderon, mula naman po sa lalawigan po ng Rizal. Binangon ng Rizal. Si Lucas Recuma. Nagaanyaya. Rachel De La Cruz, maraming salamat. Happy Friday everyone. Again, si Miss Elizabeth Calderon, maraming salamat po. Juan Martin Agustin Sumaong, puro pledges, baka negosyo sa droga, front lang kuno. Sir Juan Martin Agustin Sumaong, thank you po. Mr. Holly Balbuena, thank you. Good morning po Sir Ed. At sa lahat na bubo ng DCM Network, Balita alas 7, happy weekend, God bless, mula kay Beth Calderon. Roland Lagumbay Castillo, good morning. Mr. Ron Aranya, wala po yan sa Bacoor, Cavite, Kabayan, good morning. Uncle Rudy De La Cuesta ng Batangas at Athens, Greece, good morning sir. Miss Kelalim ng Maynila, magandang umaga. Ana Mary Mendoza, good morning. Miss Suset Lim, also of Manila, magandang umaga po, stay safe ang bati niya. Salamat po. And Mr. Tony Hildo,
Maraming maraming salamat sa iyo, kaibigan. At lahat ito ng mga nakasubaybay po sa atin ngayon, magandang magandang umaga. At sana ho'y nasa mabuti kayong kalagayan. Napakaraming message ni Rubilin na Malimban, ano, na nag-aanyaya. Lahat ng nag-message, may message din siya. Salamat po. Salamat po sa inyong walang sawang pag-subaybay. Ano? Sige. Tuloy-tuloy po tayo. Desiree Munoz, si Pastor Joel Rabi, magandang umaga po. Mary Jane Albia, good morning. Salamat po sa inyong walang sawang pag-subaybay. Muli po natin balikan ang ating managlalakihang headlines. Pangulong Bongbong Marcos Jr. nakalikom ng $22 billion plus bilang investment pledges sa tatlong araw na state visit sa China. Tensyon sa West Philippine Sea nasa ang huhupa na matapos ang pakikipagpulong ng Pangulong Marcos kay Chinese President Xi Jinping. Pangulo ng China, inimbitahan ding bumisita sa Pilipinas. Suspended Bucor Chief Gerald Bantag, sinampahan ng kasong murder at grave misconduct si Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya kaugnay sa Percy Lapid killing. LTFRB nagbukas ng 6 na bagong ruta para sa mga buses sa Metro Manila at kalapit probinsya. Pasok sa parlang, sa ilang lugar ng bansa, suspindido pa rin dahil sa masamang lagay ng panahon. Sa ibayong dagat, Prince Harry ng United Kingdom inakusahan ng pananakit ang kapatid niya, si Prince William. Sa kalakalan, internet connection sa bansa bumilis daw noong buwan ng Disyembre batay sa Uklay speed test. Sa sports, Bay Area players na sina Miles Powell at Hayden Blankley pinagmulta ng PBA dahil sa pag-question, so manoy bad officiating matapos na matalo sa Barangay Ginebra. Sa ating balitang kalusugan, nalaman natin ang sayote, hindi lamang mura, ay natuklas ang pang nakakatulong para bumaba ang ating kolesterol. At sa showbiz balita naman, Ichi Warma tracks steady. Magsasama sa concert sa January 2023. At yan na po mga kaibigan na naging kalipunan ng ating mga balitang tampok ngayong umaga sa ating DCME 1530 Network Balita Alas 7. Mga balitang tinipon at sinipi sa bulwagang pambalitaan ng DCME 1530. Sa pangalan po ng lahat ng ating manakagapay. Sa technical side, sa studio engineer Joey Nunag, sa transmitter sa Obando Bulacan, si engineer Julius Precioso, napapalitan na ni engineer Arsen Susbil. Sa IT department natin, Mr. Emil Basco, ang ating executive producer Joe Mariano, sa newsroom siyempre pa, Mr. Harley Balbuena, Miss Leia Soriano Rivera, at si Miss Camille Lee. Kagapay din natin sa IT department, sa ating social media, Egbert Dison. Mga kapatid, na himpilan natin sa Capital Broadcasting Center. At syempre, ihabol natin si Jeff Grande. Mabuhay ka kapatid. At si Jer Abalos, good morning din sa iyo. Mula po sa News Center ng DCME 1530, ako po ang inyong naging tagapagbalita, Ed Sarto. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Huwag kayong bibitaw ha. Samahan niyo ako, si Kong Benny at si Kong Boots Pichay hanggang alas 9 ng umaga sa susunod pong programa, ang Kongreso ngayon at your service. Magandang umaga sa inyong lahat. Oras natin, 7:47 na po in the morning at ang oras na yan ay hatid sa atin ng Ginebra San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Para sa pangarap, para sa pamilya, para sa bayan. Hanggang sa huling patak, para sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. For more details, follow Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/barangayginebra. This program is brought to you by OK Coolers Fun Drink. Cool, nutritious, and refreshing to the last sip. The fun drink available in apple, grapes, and oranges flavor. With built-in straw inside its pack. Available in leading convenience stores and supermarkets. Coolers. Cool, nutritious, and refreshing to the last sip.
Ang paborito mong childhood snack ay nag-level up na rin. Mas pinahaba, mas pinasarap, at mas pinarami lalo ang Lumpia Shanghai. Now available in bigger packs and in free flavors. Nandyan pa rin ang original cheese at meron na rin new and improved cheese and sweet corn. Available in leading supermarkets, grocery stores, at sa suki mong tindahan. Ang gusto ko'y mapapagkatiwalaan sa anumang handaan. Subok na sa kahit anong okasyon. Hinahanap-hanap sa anumang selebrasyon. Ang Beyond a Star ng parties for all seasons. Start sa birthday, Pasko, bagong taon, fiesta, graduation, at sa marami pang celebrations. At kahit sa pang-araw-araw na hain sa mesa, at just Toby Beyond. The Beyond for all seasons. Ay, sarap! Since na-discover ko, ang Hobe Quick Cook Special Beyond, sumarap yung mga recipes ko. It cooks in less than 5 minutes, kaya mas marami, mas mabilis, at mas masaya. I love Hobe. Try nyo! Libreng pagbabalita mula sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan, kasama ang Like Radio News FM stations nationwide. Capital Broadcasting Center Network. Balita Nationwide.